Okay? Wala tayong indicator. Tapos, saksak natin yung cellphone charger na nilagay natin. Okay? Sinaksak na natin. Nagkaroon na siya ng indicator. Okay? Power on natin. Yun. Babayan, ako Alaska Fortified. How do you get the straight and silky hair okay. you love? I'm blow dry it. I rebond it. So, bunutin natin yung charger. What? Damn it! New dust. Patay yung TV. So, hello sa inyo mga ka-DIY at maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. So, meron lang tayong isi-share sa inyo mga ka-DIY na LED TV. LED TV yung Ace. Brand niya ay Ace. Yan. So, ang problema na pala nito mga ka-DIY ay wala siyang indicator o wala siyang standby. So, wala tayong makita ang kulay red doon sa ilalim sa kanyang indicator. Wala tayong makita. So, try natin ang kunan ng multahe pag ganito mga ka-DIY. So, ito ay ginawa ko na pero bumalik pa rin sa akin dito. So, yung nakaraan, ginawa ko na ito. At sa iba naman yung problema nito mga ka-DIY. So, hindi ko na sana i-video pero isi-share ko pa rin sa inyo mga ka-DIY. Ayan. So, yan na. Sinaksak ko na yung kanyang plug tapos on natin. Ayan o. So, may indicate, may ano tayo. May power. Dito mga ka-DIY. Dito yung kanyang indicator niya sa baba. Dito. Ito yan. Yung kulay red. Mamaya kunan natin ang voltahe yan. Kunan natin ito ng voltage step by step para makita natin kung saan nagmumula yung no power or no indicator. Yan. So, tara mga ka-DIY. Bagong lahat. So, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. So, ngayon na tayo uli makapag-upload ng video. At pasensya na doon sa mga nag-aantay sa atin. So, yan na. Simulan na natin ito. Kalasin ko muna sa likod. Tapos, ipapakita ko sa inyo. Bale, review na lang ito mga ka-DIY para may kahit pa paano mapaulot kayo ng idea. Okay? Tara. Simulan natin kalasin. So, ito na mga ka-DIY. Ipa-plus ko na lang sa screen yung model number nito. Yan. So, ito yung Ace pala na 808. So, set na natin sa DC yung ating tester. Okay? Naka-DC sa'yo. Yan. So, naka-DC. Okay? Yung negative probe ilalagay natin sa body ground. Dito. Body ground tayo kasi ito yung negative ng mga pyesa. Yung positive naman yung susundan natin. Okay? So, power on natin. Kung nyo napapansin mga ka-DIY, may power tayo. Yan. So, check na tayo ng voltage ngayon. Unahin natin yung secondary na kagad. Ito yung primary section, yung may guhit na yan. Ito. Ito yung primary. Ito naman yung secondary or yung main board niya. Ito yung main board niya. Yan. Dito sa isang chamber transformer mga ka-DIY, meron yan dalawang diode dito kagad. SMD type na diode ito. Check natin yung cathode niya dito. Yan. Ito. Check natin. Okay? Zoom ko lang konti. Check natin tong itong diode dito, supply ito sa backlight. Ito naman, supply naman ito papunta sa ating IC na itong 6-pin regulator IC at saka 5-pin regulator IC at saka IC na 118 at yung kanyang memory or program at papunta na yun doon sa ating MPU. Okay, check natin yung 12 volts dito. Yan, paglabas ng chamber transformer, may dalawang diode na SMD. Check natin to dito. Sa kanyang cathode. Ayan. So, meron tayo na reading na 12 volts. Buo yung 12 volts niya. Pero ba wala siyang indicator. You know, walang indicator. Walang nakared doon. Okay. Ito naman, supply naman ito sa backlight. Ayan o, 25 volts DC. Ang supply yan sa backlight. Ito naman sa kabila. Ay, ito yung 12 volts. Supply na ito papunta doon sa ating system. Sunod-sunod na yan. Okay? So, mga natin konti. So, ayan na yung mga ka-DIY, no? Check natin to. Okay, ulitin natin. Check natin yung 12 volts secondary. So, buo yung 12 volts niya. Pumasok yan dito yung 12 volts sa 6-pin regulator IC. Yan, no? Yung 6 na paa. Kita ba dito? Yan, dito yan pumasok yung 12 volts. Tapos mag-out yan dito sa coil ng 5 volts dito. Dito na tayo sa ilalim ng coil mag-tester sa ilalim ng coil. Diyan yung 5 volts niyan. Tapos yung 1.2 dito. Tapos yung 5 volts na yun na ito. Supply rin dito sa ating IC na 118. Yan o. Yan. Yung IC na 118 na yan. Yung kabila na yan dalawang paa dyan dito. Ito yung 3.3. Ito naman yung 1.8 yung dalawang paa na yan.
itong 3.3 na dito sa kabila, itong dalawa na ito na paa. Supplyan dito sa ating memory. Yan, hindi mapaprocess ng memory hanggang kulang yung supply. Hindi magkakaroon ng indicator yan hanggang i-process nitong system natin. So yan, balik tayo dito. So dito, meron na yung 5 volts dapat sa coil. Ito yung 12 volts, di ba? 12 volts, 5 volts, 5 volts na yan sa coil na yan. Ang coil na ito, kita nyo, bagsak yung voltahe, 2.2 lang. At dito tayo nag-tester sa tingga niya. Dito. 2.1, 2.2, mabago yung kanyang voltahe. Dapat yan ay 5 volts yan. Ang 1.2 niyan, mga ka-DIY, dito sa maliit na coil. Walang supply yung 1.2 niya. Ito yung coil na yan, 5 volts yan, palatandaan ng 5 volts. Palatandaan din ito ng 1.2 volts DC. 12 volts, 5 volts, 1.2, 3.3. Yan, palatandaan nyo sila yung mga ka-DIY at 1.8 dito sa isa, yung isang IC na ito. Yan, yan yung dalawang supply ng 1.8 at saka 3.3. Ayan o, wala, walang 3.3. Bali 1.2, bagsak yan. Ito naman yung 1.8 sa kabila. Yan, wala. Ba? So, ito yung 5 volts na yan, nagbago yung, ano niya, supply. Yan. So, ang gawin natin dyan mga ka-DIY, isi-share ko sa inyo, dahil wala itong 5 volts. Pero may standby dito. Dito yung galing sa 6-pin regulator IC, yung 5 volts na nag-out dito. Ito yung palatandaan para hindi masira yung IC na yan kapag tinusok mo sa mga paa. Baka mag-shorted yung test probe mo. Ay baka mag-short sa mga paa ng IC, lalong masira pa yung unit. Tapos yung 5-pin regulator IC, yan o. Yan din yung IC na nagsusupply dito na nag-out ng 1.2. Dapat yan 1.2 ito. Dito yan ang galing yung 1.2, ito yung palatandaan, yung coil na yan. Ito yung palatandaan din ng 5 volts. Yan. 5 volts saka sa 1.2, tag-iisang IC yan. IC ng 1.2, IC ng 5 volts. Ayan. So, baliwala itong 5 volts. Ibig sabihin lang mga ka-DIY, maring magpapalit na tayo ng IC na yon na maliit, yung 6-pin regulator IC. Yan o. Yan. 6 na paa yan. Bali, palitan natin yan. Kung wala man tayong mahanap na ganito, na IC na yan, na pamalit, injikan natin dito ng 5 volts ito. Lagyan natin ng 5 volts ito dahil 5 volts na naman ang kailangan ito. Yan. So, medyo maluwag na siya yan o. Kasi nga, na-try ko na siyang gawin bago i-video. Yan, para ipakita ko lang sa inyo. Okay? Ulitin natin. So, 2.1 lang yung supply ito sa kabila. 1.2 dapat ito. Wala. Bago-bago. Okay? So, gawin natin. Tanggalin natin to. Itong coil na to. Tanggalin natin yan. So, yan. Tanggalin natin to. Tapos, injika natin ng 5 volts. Para gumana lang. Testing lang natin na kung magkakaroon ba siya ng indicator dito. Okay? Tara, simulan natin. Okay, tanggalin natin. Ito na yung coil mga ka-DIY oh. Ito na yung coil. Okay, tanggal na. Kung medyo matigas, tanggalin. Pwede nyo lang, pwede nyo lang i-plier nyo lang o i-cutter nyo lang yung itaas ng coil. Pwede rin yan. Tapos, napakahirap na maghanap ng IC na ito. Ayan, sa 6-pin regulator IC na yan. Bali, meron tayo dito mga ka-DIY charger ng cellphone. Ito. Ayan, bali, ito yung charger ng 5 volts. Ayan, sa cellphone, sa Nook. Ito, Samsung na cellphone. Basta 5 volts. Gamitin nyo lang 5 volts. So, ito mga ka-DIY, 5 volts. Ayan. Output 5 volts. Yan. Yan lang naman ang kailangan natin, 5 volts, para ma-supply natin yung 5 volts. Ma-inject natin dito yung 5 volts nya. Okay.
Yung positive nito mga ka-DIY, itong puti. Ito yung mga negative niya. Yan. So, madali naman mag-test ito mga ka-DIY. So, yung puti niyan, yung positive, ilalagay natin dito sa out. Kasi ito yan, yung IC na yan, zoom natin konti. Yung IC na yan, ito yung 5-pin, 6-pin regulator IC, ito yung in niya ng 12 volts, ito yung sa pangalawa, ito naman yung 5 volts niyan. Ibaser ko nga. Diyo, nagbabaser, diba? Dito yung in yan, ito. Ito yung sa gitna. Sa gitna ng IC na yan, dito yan pumunta. Kaya yan ang 5 volts. Paglabas yan dito, wala na yung buzzer kasi, yan, wala na yung buzzer kasi, dito yung, umikot dito yung coil, tapos magpunta dito sa kabila. Papunta dito sa kabilang ito. Paglabas ng IC, pumasok dito, iikot sa coil, tapos mag-out dito. Yung out na 5 volts na yon, mag-in yan dito sa 5-pin regulator IC dito, sa in. Tapos yung 5 volts na yon, mag-in yan dito. Nandito yung mag-in yung 5 volts. Mag-out yun ng 3.3 sa dalawang paa na ito. At mag-out din yun ng 1.8 pag pinawir on sa remote itong dalawa. 1.8 ito. Ito naman yung 3.3. Ito naman yung 1.8 na yan. Trigger yan dito. Ito yung pinaka-switch niyan para bumuhay, mabuhay itong 1.8. Ito naman yung supply ng 5 volts. Para i-out nyo dito yung 3.3. So, kinakailangan natin mag-inject dito ng 5 volts dito na. Huwag na dito sa kabila dito. Diba ng buzzer? Dito tayo sa kabila. Yan, dito tayo ngayon mag-ano. Dito tayo ngayon mag-inject para i-supply doon. Okay? Yung 5 volts na charger natin, yung positive niyan, i-inject na natin dito. Try natin. So, ayan na. Diyan ko na nilalagay yung positive ng ating charger. Yung negative naman mga ka-DIY, pwede nyong ilagay dito sa IC na yan. Yan, sa paan ng sa negative, pwede ka maglagay ng negative dyan. Pwede ka rin maglagay ng negative dito. Isabay mo na lang sa ano. Dito, sa mga screw. Pwede dyan or dito. Sa tingga na yon, negative din kasi yan. Yan dito sa mga tingga, sa ulihan. Pwede rin dyan mag... Lagay tayo ng negative dito. Yan, negative po yan mga ka-DIY. Ayan. Nilagay natin yung negative dyan. Tapos, try natin isaksak. Okay, yun na. So, isaksak natin. Yon, wala pa siyang indicator mga ka-DIY, ganun pa rin, no? Yan, saksak natin yung charger natin, binuksan ko na yan sa loob. Saksak natin yung charger, tingnan natin kung magkakaroon ng indicator yan. Once na sinaksak natin. Okay? Saksak natin. Yan, kung nyo napapansin mga ka-DIY, sinaksak ko na. Nagkaroon siya ng indicator. Okay? Yon, patayin ko ah. Okay, patayin ko muna. Yun. Patayin ko muna, on ko. Nagkaroon siya, okay? Yun. Nagkaroon na siya ng indicator. Nag-power on na. Okay, check natin. So, naka-DC tayo. Okay, check natin yung nilagay nating 5 volts. Yan, 5.1 volts. So, stable yung kanyang supply. Yan. Sa out tayo naglagay. Sa output ng coil. 5 volts. Ito naman yung 1.2. Ayan o, stable yung kanyang 1.2. Yan, dapat ganito yung pag-trace ng voltage sa kanya. Yung 5 volts na ito, na dapat na coil na ito, na nanggaling dito sa IC, dito na yung nag-in. Ayan o, 5 volts. Yun. Yan yung in ng 5 volts. Ito naman yung dalawang paa na ito. Ito naman yung 3.3 yan. Dapat stable yan. Kapag ang supply dyan ay 3.4, palit ka ng IC. 3.4, palitan mo na ng IC, hindi na yun stable. Kita mo yung supply, steady. Tapos, dito sa kabila, ito naman yung 1.8. Yan o.
Itong dalawang itong paa, 1.8 yan. 1.8, tapos 1.8. Dalawa. Ito naman yung 3.3 sa kabila. 3.3. At saka, 3.3 din itong kasunod niya. Yan, dalawang paa. Tagdadalawang paa sila yan. Okay? Yung 3.3 na ito, supply din dito sa ating memory. Dito. Ayan o, 3.3. Yan, supply yan sa memory natin dito. Tapos yung 3.3 naman na ito, pumasok yan dito sa ating system. Ayan. Okay, ulitin natin. Ito yung hanapin nyo sa voltage sa mga board. 12 volts. Dapat meron. 5 volts. 1.2. Ayan, 3.3. 3.3 din papunta dito sa ating memory. Ayan. Ayan ang hanapin nyo kapag maghanap kayo ng voltage. 3.3. Okay, deep. Isa pa, 12 volts. Papuntang LVDS, switching transistor, natalakay ko na itong nakaraan. Yan o, 12 volts yan. Mag-out yan dito sa ating 12 volts. Ito na yung pinaka-output nyan. Papunta yan dito sa ating LVDS, ito. 12 volts din yan, yan. Ito sa kulay pula na wire nya, yan yung 12 volts. Supply kasi yung 12 volts na yan, dito. Ito na yan o. Papunta yan dito sa ating top board. Okay? Tapos, ito naman yung DC to DC natin. Papunta na yan sa ating salamin o sa ating screen. Okay? So, tingnan natin yung ginawa natin kasi nag-backlight na siya. Yan o. May backlight na yan. Yan. May nakita na kami backlight. Okay? Suma natin. Okay, naka-power on pa rin tayo. Buhay na buhay ang ating 5 volts dyan. Yun know, mga ka-DIY. Oh, yan. Okay. Meron na. Lagyan natin ng antena. Okay. So, yun mga ka-DIY, no. Lagyan natin ng antena. Yun. So, lagay ko lang ng antena sa likod. Okay. Testing lang muna natin. Tapos, ilagay natin yung yan. Power on natin. So, may indicator tayo. Tapos, wala pa tayong naka-red doon. Kasi kulang yung supply. Ito yung charger niya. Okay? Isaksak natin yung charger. Yun. Nagka-red na siya. Kita nyo. Yun. Pinawer on ko na. Yun. Eh, ngayon naman. Alamin na natin yung resulta. Yummy. Yun. Ang nanalo sa Battle of Versions ay si yun mga ka-DIY. So kita ko nyo naman may tao, so baka makapiray tayo. Okay, so yun yan charger lang. Nelson Padula, okay, congratulations yun. And Jess Akiyoke. So ito, open na natin. Mas pinatinting papata na. Yun. Pinawer up muna natin. Yan. Okay. So yun. Ganun lang yung gagawin nyo. Kapag wala kayong pisa, ito yung charger. Pwede yan. Tapos, pwede rin dito back converter. Yung ground ng back converter, ilagay nyo rin dito sa ground. Basta sa groundings nya or indicate yung mga ganito yung ground. Yung positive nun, ilalagay nyo dun sa out ng coil. Okay, ganun lang gagawin nyo. Okay. So, yun ang power on natin. Saan na ba yung remote? Nakalimutan ko saan ko nalagay. Okay. Yun. Pinawer on natin. Tingnan natin dito. Yun. Bata pa lang si Jennifer at Adrian. Mahal na nila ang isa't isa. Okay, power up natin. Ayan. So, ganito lang mga ka-DIY. So, ipaform na natin. Kasi naantay ko pa yung back converter. Ito, sample lang naman kapag wala kayong back converter. Ito, yung AC. Ito, ilalagay na lang yung positive. Ay, itong dalawang ito, input nyan. Ilalagay mo na lang dito sa AC. Sa AC cord dito. Sa loob dito. Kung malayo yung bibilang pisa nyo o malayo kayo sa lugar.
pagbibili ng pyesa at walang pyesa, yan, dito mo ilagay sa input ng saksakan yung ito instead na doon sa saksakan mismo. Ah, dito mo na siya ilalagay para yon ang supply dito. Or mas maganda may back converter na pamalit dito kasi nantay ko pang back converter ko kaya may paglalagyan kasi ako ng back converter. Yan. So yun lang mga ka-DIY, no. So sana may kahit konti ay meron kayong napulot. So sa susunod mga ka-DIY, shoutout tayo. Okay, hindi pa ako nakapag save ng mga shoutouts nyo. So hanggang dito na lang. Okay, so isasara ko na lang ito at yan na. Pwede na ito. Yan. Okay. Power on natin. Yan o, may standby na. Yan, power on na natin. Yan. Check. Yan. Medyo matano kayo sa ating camera. Walang tagahawak. Nakapatong kasi yung camera ko sa ano. At least gumagana na siya. Going mas exciting and everyday cakes. Hindi natin maitaas kasi nakakabit itong charger. Okay. Off natin. Yan, off natin. Then, yan ang mga ka-DIY. So, isasara ko na lang ito. Or, antayin ko pa yung back converter na in-order ko para dito. Okay, mga ka-DIY, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong panonood. At, James Tutorial. Bye-bye.